Jerusalem nito, isang templong itinagmamalaki ng mga Hudyo na 46 anos na itinayo. Na ito'y kinesa ng lahat ng uri ng magandang bagay, puno ito ng ginto sa loob. Sabi ng ating Panginoon, nakita niya ang templong yan. Ang sabi ng Panginoon, walang bato na nakapatong sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ititibang. Ibig sabihin, Jesus, tandaan ninyo, itong templong minamahal ninyo, itong templong pinagmamayabang ninyo, itong templong sinasabi ninyo na napakatibay ang pagtayo nito, ang sabi ni Jesus, unang panatandaan ang sinasabi ko sa inyo, ito to, masisira yan. Amen. Wala akong basta maniniwala noon. Sapagkat sino ba naman sa Panginoon basta na lamang sisirain niya? Ngunit, 70 taon matapos na sabi ni Jesus ito, pinasok po ng Roman General na si Titus ang siyudad ng Jerusalem. Sinunog ang Jerusalem, sinunog po ang templo, at nawasak po ang templo. At dahil po sa napakaraming gintong natutunaw sa loob ng templo, bawat pirasong natinibag doon sa tinatawag na building ng templo, binabaliktan po nila, mga kaibigan, tinatanggal po nila, na kinukuha po nila yung mga gintong natutunaw sa loob. Ang sabi ng Panginoon, walang bato sa kapwa bato na napapatong na hindi pabaliktarin, na hindi sasirain. Nangyari po 70 AD lamang pagkatapos po sinabi ni Jesus. Ang sunod, ang sabi ng Panginoon, makarinig kayo ng mga digmaan, makarinig kayo ng mga gera sa bawat bansa, bansa laban sa bansa, magkakaroon ng lindol na malalakas, magkaroon ng mga gutom sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan, at magkaroon ng mga malaking problema sa buong daigdig. Tingnan po natin ang nangyari sa ating panahon ngayon. Sabi ng tao, hindi kami naniniwala. Well, ang sabi ng Biblia, let all men be liars, but let God be true. Yeah. Sapagkat ang sinabi ng Diyos, alam mo ninyo mga kaibigan, ang lahat po ng nangyayari sa sanglibutan na ating tinatarahan ay nakaprograma po sa salita nito. Nakaprograma po dito sa Biblia nito. Sa ayaw mo at sa gusto mo, nangyayari po ang nakasulat sa libro nito. Nagprograma na po ng Panginoon yan para po sa sino nito. Amen. So ngayon, mga kaibigan, lahat ng bagay ay may katapusan. Tayong lahat ay may katapusan. Marami sa inyo, wala na kayong mga lolo dito. Amen. Sana mga lolo ninyo. Wala na. Pinatay ninyo? At maraming na sa atin, wala tayong mga tatay. Sana sila. Well, wala na po sapagkat wala pong mananatili dito sa daigdig nito. Wala pong mananatili sa daigdig nito. Makinig kayo sa akin at sabihin nyo yung sinumali na sabi ko hindi ito totoo. Bukas. Sabihin nyo lahat bukas. Bukas. Bukas, tayong lahat ay matanda ng isang araw kaysa ngayon. Sabihin sa akin sinumali ako dito. Kasama ang batang maliit. Bukas, tatanda na siya isang araw kaysa ngayon. Isang linggo po na ngayon, tayong lahat walang maiwan. Tatanda natin ang isang linggo, pitong araw. 12 buwan mula ngayon, walang maiwan kahit bata. Tatanda natin ang isang taon mula ngayon. Amen. Sapagkat ang buhay, friends, ay paglalakbay. Paglalakbay. Paglalakbay saan? Well, saan tayo nang galing? Tayo po'y nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Nilalang tayo, nilagay tayo dito, ang buhay ay paglalakbay. Pabalik muli tayo sa Diyos na ating pinanggagalingan. Hindi ka nang galing kung saan saan lamang, mayroong kang pinanggagalingan. May kapangyarihan na may kaluubang isilang ka sa mundo nito. May mga tao kali nila, pinanganak lang sila sa kanyang tatay at nanay. Makinig kayo sa akin. Kapag ka hindi pinagkaluba ng anak ang mag-asawa, kahit na ano pang balibalik tagawin ninyo, wala talaga mangyari sa buhay ninyo. Amen. Narinig ninyo. Kahit na ano gagawin ninyo, pag hindi kami ganun niyo sa anak, hindi talaga yung magkaganak. Kaya ipinanganak lamang tayo dahil niloob ng Diyos na ikaw at ako'y isilang sa mundo nito. At kaya ngayon dapat imulat natin ating kaisipan, may pinanggagalingan tayo na ito rin ay ating pananagutan sa huling araw pagdating ng ating ng dulo ng ating buhay. Ang buhay, ulitin ko, ay paglalakbay. Alam mo ninyo kung pwede ko lang pigilin ang buhay ko? Noong 17 anos ako, pinigil ko na sana.
Alam niyo, pagkakaiba, lagi pagkakaiba ng 70 years old ako at saka ng 60 ako, ang laki pagkakaiba. Nung ihamping retrato ko ng 70 years old ako at saka ng 60 ako, nung tingnan ko, ang laki pagkakaiba. Ang pangit ko ng 70 years old. Amen. Well, nagtatawa siguro kayo, pero alam mo na yung mga kaibigan, totoo yun. Ano pala ganitong taong ito? Gwapo siya niyo. Hindi po, hindi po yung sinasabi ko. Noong ako 17 years old, wala pa akong Panginoon sa buhay ko. Pangarap ang buhay ko. Warami at makasalanan ang buhay ko. Natagpuan ko ang Panginoon panahon at nilinis niya ang buhay ko. Pinatawad ang kasalanan ko. Binigyan ako ng magandang pag-asa kung sa kagulang buhay. Maganda ang aking buhay kay Kristo kaysa nasabi ko, mas maganda ngayon kaysa nung 17 years old ako. Amen. Naintindihan na ninyo. Amen. Hindi ko dito sa physical. At kung sakali man, sabi niyo ba ako, kapag naman hanggang ngayon, thank you very much. At isa ka po, masak ko sa inyo ngayon. Amen. Para pa na po ang and so, sapagkat ang buhay po ay paglalakbay at tayo po isang alat tatawid doon sa kabilang eternidad. You see, mayroon pong eternidad na naghihintay sa atin. Sa dako po ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Jesus bago siya pumalik sa langit? Dahil nalungkot po ang mga puso ng mga apostoles. Ang sabi niya, Panginoon, iiwanan mo ako. Iiwanan mo kami. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iwan. Ako'y muling babalik sa aking presensya, sa aking espiritu. At pagkatapos sa kapanahunan ng lahat ng bagay ay naayos ko na, ako'y muling babalik dito. Upang kung saan man ako naroon, kaya naman ay kasama ko. Alam po ninyo, intention po ng Panginoong Diyos nung kanyang lalangin ang tao na ito'y kanyang kasamahin sa kanyang tahanan walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit ginawa ka ng Diyos. Gusto ng Panginoon maging kasama kanya. Kaya ginawa ka ng Diyos sa kanyang larawan upang ikaw ay maging kasama niya. Ang problema po lamang mga kaibigan ay mayroong pong demonyo na itinapo ng Diyos mula sa kanyang kaharian dito sa lupa. Ang masamang balita dito pa bumagsak, dapat sa araw sana para nasunog. Dito pa nahulog sa mundo ito. At kung gano'ng mahulog dito siya sa mundong ito, nag-umpisa ang kasalanan dito sa mundong ito at pati tayong lahat ay nadamay sa gano'ng kalikasan. Kaya nga, di ba, ang bata kapag ipanganak, anong unang sigaw ng bata pag pinanganak? Anong unang sigaw? Mayroon na ba kayong narinig na bata sa kapitbahay ninyo na nung ipinanganak ang sabi ng kanyang nanay, uy, ang ating kapitbahay ng anak na narinig ko ang bata, nagtatawa. Tawa ba o iyak? Bakit iyak? Sapagkat hinaharap po niya ang kahirapan ng buhay sa mundo. Alam niyo tayo baliktad. Sa araw ng ating kapanganakan ating mga anak, nagdiriwang tayo, naghahanda tayo at sinasabi natin happy birthday. Friend, wala pong happy birthday. Bakit? Hinaharap ng bata na yan ay problema. Problema ng magulang niya yan. At problema niya sa rin niya yan. Hindi po happy birthday yan. Dahil puros problema po hinaharap niya. Problema ng magulang pag wala makain, problema ng magulang pag nagkasakit, problema ng magulang pag kapinag-aral, problema ng magulang pagpasaway na, problema ng magulang lahat ng bagay sa buhay ng bata, problema ng magulang. Oh, tapatan tayo. Sino sa inyo yung nagka-problema sa anak ninyo? May anak ko mabait eh. Sige, kahit na mabait, wala ka problema sa kanya. Oh. Ang anak ko napakabait, pero grabe yung problema inabot ko. Kaya sa atin, hindi dapat magsaya sa birthday. Dapat magsaya tayo pagpatay na. Dapat doon tayo magsaya pagpatay na. Grabe na ito mga rin ito. Kung kailan patay na lang ako sa kamagsaya. Yes, di wala na siya problema. Kasi wala ka na rin problema, di ba? Kaya lang, baliktad pa rin tayo kasi. Kaya kung saan tayo dapat magsaya, doon tayo nalungkot. Saan tayo dapat nalungkot, doon tayo nagsaya. Ang tao po, baliktad ang filosofiya sa Diyos. Bakit kamo? Anong sabi ng Panginoon sa akin? Ibigin mo ang iyong kaaway. Ano sa palagay mo?